Good day mga idol. Ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo yung bagong breeder natin na mayroong itlog, no? And yun nga, kompleto na yung egg nila. And same time, ipapakita ko din sa inyo yung supplement na ibinibigay ko para masuportahan yung calcium sa katawan nila. And so yun, ako nga pala si Blue Pigeon. Gumagawa ako ng videos about kalapate. Minsan meron din tayong mga tips and vlogs about pigeons, and kung gusto mo yung videos na ganito, and mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos gaya nito. Ito nga yung Taiwan natin, kalapatids na bulag, no? And everyday chine-check ko yan yung katawan niya kung okay ba. Kasi medyo hindi ganun katabaan at hindi ganun kapayatan yung katawan niya. And wala nang nagbabago simula nung nakuha ko siya. And maganda naman yung pakpak niya, maganda at makinis na nagpupulbos din siya, kalapatids, no? And yun nga, sinatry pa rin natin yung best natin para maibalik yung magandang katawan. Good day, kalapatids. Ito nga, update tayo. Yung dalawang itlog, yung breeder natin, meron ng dalawang itlog, no? And yung unang egg is noong September 10. And yung pangalawa is 12, no? Bali, may dalawang araw na pagitan. Gaya nga nung sabi ko, nung unang video natin, iniwalay natin yung unang egg para sabay silang limliman, no? And sabay din sila na mapisaan para hindi magka favoritism tong ibon natin, dahil may nabasa ako na article nga na kung sino yung mas malaki sa anak ng mga kalapate, siya yung mas pinapakain ng magulang, no? Siguro based on sa observation niya sa mga breeders niya, ganun yung nangyayari, kaya i-apply natin dito. So ayan, no? Natayo siya kasi may dumating na kalapate. Ayan. Ayan. Yan yung shout natin na ano, trinay natin na net, inuuwi at inuuwian tayo. Yun nga lang, mabagal. Ayan siya. Ayan na siya. So ayan nga. Ayan, oh. Basta nakakakita ito ng ano, namamarakot eh. So good news. And ang isa pang good news, yung Taiwan natin, meron na ring itlog. Ayan, oh. Diba? Ayan. And yung unang itlog nila is noong 12. Bali, sabay sila nung huling itlog na itong breeder natin dito sa taas. And yung pangalawang itlog is noong 14. Bali, hindi ko pa siya na-check ngayon kung may laman ba talaga, kasi nung ano, pinag-pair ko to, halos malaki na yung petan nung yung hen natin. Pero nakita ko silang nag-pair, no? So, ayan, oh, may itlog. Papakita ko sa inyo kasi medyo magulo dito. Eto, nilalagyan ko ng patungan, nilagyan ko ng tubig na, ayan, oh. Kasi nilalanggam, pinapasok ng langgam dito. Yung maliliit na langgam na pula. Hindi ko alam kung paano sila. Ayun, wala na. Ayun, nang linis ng patuka, oh. Yeah. Nang linis. Bali, breeder mix to ng... Hindi ko na matandaan kung anong... Ano yung breeder mix na to. Kung sino may gawa. Ayun siya. Gusto pumunta dito sa patuka. Ayan. Napakakinis. So, yun. And, yun nga. Papakita ko sa inyo yung itlog ng ano, Taiwan natin. Nakarang kasi ito eh. Ang hirap. Dali yan. Check natin. Yeah. Yan, no? Goods naman. Makikinis yung itlog. Talagang hindi siya deformed shape, no? Yan. Dahil binibigyan natin ng calcium yung hen. And nakababad yung ano, grits sa kanila. Kung makikita nyo, yun. Yan, nakababad yung grits. Pati ito. Sa taas, nakababad yan. Hindi ko tinatanggal yan.
And at the same time, pinapaano ko sila, binibigyan ko ng calcium lactate, no? Yung color blue na lalagyanan, yung kulay puti na calcium lactate, ito. Yan, ito. Ito yung binibigay ko sa kanila, sa hen natin. Yan, para masuportahan din yung anong calcium nila dahil sila nga yung nangitlog. And i-check nyo na rin sa video ko, ito. Ay, ito. Check nyo dyan yung importance ng calcium lactate, no? Ay, ng calcium para sa mga breeders natin, lalo-lalo na sa mga hen. So, ayan sila. Ang kinis pa rin. Ayan yun, nag-i-start na yung mga taing malalaki, no? Na mababaho. Pero kayang-kaya yan ng, ano, ng probiotics. Mababawasan yung ano niyan, baho. Ito na yung kaiwan natin. Taiwan. Ayan o. Ano mo yung tayo? Bulag yan. Ayan o. Diba? So yun, ang tambay na naman sila sa taas, no? Yun yung hirap dito sa loob ko. Ayan sila o. Nakababa lang. O. Lima sila. Ayan yung problema sa loob ko kasi ayan talaga o. Ayan, bubong yan. Second floor ng kapitbahay. Tapos third floor ng kapitbahay. Tapos ito yung loob ko. Ayan. Nasa baba, no? Tago. Tsaka maraming wire. Kaya hirap ako magpaamo dito. Kaya talagang doble ingat. Kumpara dati, di ba? Na dati, pakawala lang talaga ako. Bahala na. Di ba? Delikado to, pero sanay na talaga kami. So, ayan sila, no, kalapatis. Yan yung update natin sa ngayon. And good news talaga dahil meron na ring egg yung Taiwan natin. Sana may laman. Yan, eh. Yan ito, kung makikita nyo, yung mga ring, oh. Ito yung mga pinatay ng ano, eh. Daga. Yan, pinatay ng daga to. Ito, may Taiwan pa tayong pinatay, oh. Este, pinatay ng daga, ah. Ito yung ring niya. Ito yung, ano, sensor. Ito din, oh, yung sa MMFC natin na tayo mag-focus sa MMFC natin na namatay na breeder, and then yung sa isang flyer nating namatay, no? Baka ito isuksok ko na lang sa ano, nagiging anak nito. Siguro pang ano na rin, kung di matuloy yung north, pang south talaga. Pero ito late na talaga to. Diba ang sweet nila, dalawa sila naglilimlim. Ayan, kung makikita nyo yung egg. And isa nga pala malaman, no, kung merong ano, kung ayaw nyong hawak-hawakan yung itlog. Ayan, no, medyo dark yung ano, itlog, no. Medyo dark yung pag tinitignan nyo. May laman nyo, merong similya yon, no. Dahil nagbubuo sa paligid niya yung red, yung ugat-ugat, kaya nagda-dark siya. Then, iba naman yung dark nung ano kasi, nung bugo. Kung mapapansin nyo, no, lalo-lalo na sa matagalan nagkakalapat, eh. Siguro sa tingin pa lang nila, maalam na nila kung may laman o bugok, eh. Pero double check din natin, no, after siguro 1 week, 4 to 5 days para ma-check kung may laman nga. Para hindi masayang yung oras nyo, no. Hindi naman masamang i-check, pero wag lang laging hahawakan para hindi sila ma-stress. Yan yung hen. So, yun lang ang update natin sa ngayon, mga kalapatids. And patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagsuporta nyo kahit napakawalang kwenta ng videos natin. And yun lang, kalapatids. Maraming salamat. And sa susunod na yung shoutout nyo dahil napakunti lang naman ninyo. And alam nyo kung sino kayo yung talagang sumusuporta sa videos natin. And hintay lang kayo, dadating din tayo sa 10K at magpapamigay din tayo ng maganda at quality ipon para panimula nyo kaya ko, no? And so yun, kalapatids, ingat and support lagi, and
sumunod sa protocol para hindi na makadagdag sa sakit ng ulo at sa problema na meron tayo ngayon, no? And yun, kalapatids, maraming salamat and good day.